dahil sa lumulobong paa ni Roland. Buong akala niya, tatanda siyang mag-isa. Pero nagbago ang lahat nung nakilala niya si Jennifer na handa siyang tanggapin at mahalin ng buong buo. Sa 11 babaeng dumaan sa buhay ni Roland, wala raw ni isang sumeryoso sa kanya. Usay, maabot rin tag isa kabulan, tag duha. Lahat sila lumalakad palayo sa tuwing nalalaman ng mga ito ang pinakatago-tago niyang sikreto. Isulti na ko niya ba nga na ako'y gusto yun ipakita ni mo. Matulala, bito sila. Sa hindi na makontak, dito na sila mabiya na ako. Kabalo, pwede ko nga inaana ka, asa dyan ko masugot kung inaana ka, ay inaana mo na ka. Ang mga binti kasi ni Roland, namaga, namula, at lumobo. Hirap na rin siyang gumalaw dahil ang bigat daw nito nasa 30 kilos. Mas mabigat pa sa kalahating sako ng bigas. Na-discourage na ko sa akong kinabuhi. Paano mo nga ba sisimulang humakbang para sa pag-ibig muling magtiwala? Sa Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte, nakatira si Roland. Pag-ilis na ko, muradyo ko matumba kay di man ko ka-control kay kanang bugat na gini siya. Dahil sa kanyang kondisyon, limitado ang kanyang kilos. Pag nilalakad ko, mahingal-hingal po ako. Dili na ko makasakasaka na. Kay lisod naman kay Ana, may tikang na akong tiil. Dili na, wala na ko katarbaho. Hirap siya kahit pa sa pagsakay ng motor. Kani akong samad, sige na ka madugo kay masangit man atong sa motor. Sa 6 lang daw si Roland nung nagsimulang lumobo ang kaliwa niyang paa. Mata na ko pagabuntag. Siya, dinidako na niya. Kunin pula na. Makalipas ang isang buwan, ang kabilang paa naman ang namaga. Tinubuan din ito ng mga maliliit na bukol. Makati, mayroong sugat. Hindi ko makatulong mag-una-una. Ang tiil. Kung nalay, kwarta sira ko lang yun ang i-pacheck up niya. Ingon tong nurse, lagi daw, ng elephantiasis lagi daw. Ingon sila nga, di daw, pwede daw maopirahan, kay pirahan na mabalik na gyapon. Elephantiasis, or yung tinatawag na lymphatic filariasis. Nakukuha siya sa simpleng kagat ng lamok. Hindi siya operational. Wala kasing indication ng surgical sa ganitong kaso. Sa mo, tapon akong emosyon ba? Nakaana ko sa akong kaugalingon nga, Lord. Ganun, ako pa man. Sa kabila ng kanyang kondisyon, si Roland pinilit maging kapaki-pakinabang. Taong 2015, pumasok siya sa pagko-construction sa Cebu, kung saan niya nakilala ang kasambahay na si Jennifer. First jud na ko siyang nakit-an, diha ra jud sa kalsada, naghakot siya og bus. Iyang mukha niya parang artista po. Nagustuhan ko sa mata niya, brown. Pagkakita ko po sa kanya, parang tumibok ang puso ko. Baliwala rato na ko siya na time, wala pa ko niya ato nakagusto. Pinapadalhan ko rin siya ng pagkain. Napagpansin po ako na dumadaan sa barracks. Ay, Roland, mag-ingat ka sa ginagawa mo para hindi ka maaksidente. Hindi ko naiya kasi kapag mahal mo ang isang tao, gagawin mo lahat para mapansin ka lang niya. Sa huli, nahopya si Jennifer. Ang nagustuhan at niligawan kasi ni Roland noong mga panahong yon, ang kanya mismong best friend. May galit, may tampo, hindi sa kanya, dun sa kaibigan ko. Si Roland, sinagot naman daw agad ng kaibigan ni Jennifer. Wala, wala lagi, wala. Pero kalaunan, mga 1 month lang kami, ay naibawaan naman ako nga, kanang gibinaangan rin ko niya. Nung nalaman ito ni Jennifer, sinabi ko na sa kanya na may gusto ako sa kanya. Ang reply niya sa akin, pag-iisipan raw niya, na-branson ako.
Kasi di ko ni mo soktor, maambak siya ko ani. Nga, ato na time, akong gipugnan. Pero jok-jok na dito para sa iya. Di dito niya, anon, ya, buhaton ta ba. Pero akong gipugnan. Ayaw sa, ugay, gisugot na tika. Napalitan lang niya akong sagutin. Pero hindi pa man nagkaka-developan si Roland, kinailangan namang magtrabaho sa Palawan. Nangako po siya na babalikan niya ako after 6 months. Tumawag lang siya. Nagsabi niya sa akin na huwag mo na akong hintayin kasi meron na akong iba. Nasaktan ako. Broken. After siyang tumawag niya sa akin, hindi na ako tumex o tumawag. Si Jennifer, pilit daw na nag-move on. Hindi ko alam. At ganun yung pagmamahal ko sa kanya. Makalipas ang 6 na taon. Nag-post mo ko sa Facebook na birthday na ko. Nainin-comment mo to siya sa ko ah. Gipost. Ayun ko. Kamusta? Bana ko. Tapos, 1 month pa before siya nag-reply sa mga comment ko. Okay lang ako, asawa ko. Kinilig ko ako nang mabuti doon sa loob ng kwarto ko. Tinanong niya ako, mahal pa ko noon ako si Yay ko. Oo, nagkaroon, wala mawagtang akong feelings diha ni mo. Pero si Roland, naalangan. Hindi pa raw kasi alam ni Jennifer ang kanyang kondisyon. At takot siyang, gaya ng iba niyang nakarelasyon, iwan din siya nito. Manang, yan siya na ako na, nako itugan ni mo, dili ka discourage, dili baka mawagtang imuhang feelings di rin ako, o nang imuhang faglab ni mo di rin ako. Nay, siya gisen ako na picture. Hindi ako nang diri sa picture na siya niya sa akin. Nang ibabaw pa rin, pagmamahal ko sa kanya. At para patunayan na totoo ang naramdaman niya para kay Roland, si Jennifer mula Cebu, bumiyahe, Palanao del Norte. Kahit anong gawin mong taboy sa akin, kahit sabihin mo pa na babalik na ako sa Cebu, hindi ko yung gagawin. Dito na ko na-feel na yamang hugasan, yung atimanon, dito na ko nga, ako man siyang gihimo-himo ang binaangan niya. Tinood ba dyan diya yung ibati sa kuha? Moto nakaana ko, dito na ko nahigmata. Kalitag tulo akong luha ba nga, naramday na babae nga nakadawat dugay na tanay na ilan ako anong wala jud na ako siya na gibati og paglab paghigugma din ba ma dito ko naka nagmarag nagbasol nako ato bilang isang tao sa kanya ko rin na naramdaman na totoong pagmamahal. Hindi niya ako sinasaktan. Tanggap ko po siya kahit anong mangyari, kahit wala na siya pong paa. 2 taon na sila ngayong magkarelasyon. At dahil namamasukan sa Cebu si Jennifer, madalas LDR o long distance relationship sila. Madalas ding may LQ o lover's quarrel. Sinabihan ko siya nga, kapag mayroon tayong away, huwag lang tayong maghiwalay. Gayunman, sinisiguro ni Jennifer na regular na mabisita sa Mindanao si Roland para kanyang mapagsilbihan. Dahon ng bayabas, dahon po ng agabon po at saka dahon ng agunoy po yan. Napakuluan ko ito, pagkatapos makulo, ilalagay ko po siya sa timba. Dili siya manghubag, o dili sad siya mukuan sa baho. Hindi po ako napapagod kasi siya po ang lakas ko. Wala po akong hinihingi ng kapalit galing sa kanya. Siya lang. At para sa kanilang kinabukasan, nagnegosyo sila ng maliit na babuyan. Ay, ako rin siya pangutana nga, pananglitan ba, huwag mga anak ka, dili na kakatrabaho. Ang sakay atong ibuhi sa atong anak niya. Ako. May nagsasabi rin sa akin na bakit ako daw ang habol-habol sa lalaki. Sinagot ko rin sa kanila, hindi naman yung puso niyo ang nagmamahal eh. Puso ko naman. At nito lang Disyembre, si Roland nag-propose na ng kasal kay Jennifer. Itong sing-sing, kahit mura lang po ito, pero yung pagmamahal, mahal ko, hindi po mabili. Ang halaga ng sing-sing, parang wala po yun sa akin. Ang importante lang po, masuot lang namin dalawa. At dahil birthday ni Jennifer nito lang Miyerkules, si Roland, sinorpresa ang kanyang minamahal. Surprise, love. Happy birthday. Love, mahat. Labo jud ko mag-expect na yun, ani. Salamat jud kaayo. Love you so much. Salamat po sa imong mga pagdasig. Sobra po kong nagpapasalamat sa imo. Love you, loves. I love you too.
sa tanda namin, dalawa. Kamatayan lang ang maghihiwalay sa amin dalawa. Gusto ko pa rin lumaban para sa kanya kasi napadama niya sa akin na kahit ganito po yung kalagayan ko, tanggap niya po ako. Samantala, para makatulong sa magkasintahan, nag-abot ng tulong ang LGU ng Sultan Naga Dimaporo. Grocery item at saka yung livelihood niya to be followed at Municipal Agricultural Office. Sana mayroon pong tumulong sa aking kalagayan para mapatuloy-tuloy pa po yung relasyon naming dalawa. At gusto ko pa rin gumaling po para makabawi po ako sa mga pagkukulang ko. Madalas kung saan-saan nahahanap ang pag-ibig, kahit pa kung minsan ang layo nito sa atin, isang hakbang lang pala. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.